Mga kapatid, Paskong Pasko na nga ang feels kapag nilabas na ang mga dekorasyong parol at Christmas balls. Pero paano nga ba nagsimula ang tradisyon ng Christmas decorations? Sa ilang tala, sinasabing mga German ang nagpauso nito noong 1600s. Ang dati pa nga nilang paandar, literal na fir tree ang kanilang pinuputol para palamutian ng mga papel na rosas, kandila, nuts at iba pang mga prutas. Hanggang around 1800s, naimbento ng German glass blower na si Hans Greiner ang sikat na sikat ngayong Christmas balls. Dahil wala raw siyang pambili ng mga dekorasyong prutas, gumawa na lang siya ng mga bilog na glass para palamutian ang kanilang sariling Christmas tree. Glass bubbles pa nga ang tawag dyan noon. Kalaunan, marami na po ang gumaya kay Greiner hanggang sa naging tradisyon na ang paggamit ng glass bubbles bilang mga palamuting pampasko. Ang kulturang ito, pinaniniwalaan namang kumalat pa ng dalhin ito ng mga German immigrant sa Amerika. At sa pagdaan ng panahon, na-develop na lang ng na-develop ang decor na ito hanggang sa magkaroon na ng iba't ibang uri, kulay at disenyo. Minsan pa nga, personalized pa, depende sa gusto mong vibes ng iyong Pasko. Mga kapatid, gaya ng humble beginnings ng Christmas ball, naway maging instrumento rin po tayo ng pagpapasaya at pag-asa. Ang pabaon lang namin ngayong gabi, tulad po ng araw-araw namin paalala. Gaya ng Kay Alaman, ang diwa ng Kapaskuhan ay Kay Yamanan. Kay? Okay! Mga kapatid, ito po ang inyong Kay Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang Kay Alaman ay Kay Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kay? Okay!